Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa iyo, Popoy, pati na rin sa lahat ng mga taong nakikinig sa Dear M.O.R. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cedric, 26 years old at nagtatrabaho sa isang maliit na opisina sa Laguna. Maayos naman ang takbo ng buhay ko. Sapat ang kinikita ko, pambigay sa pamilya ko at panghulog sa kinuha kong bahay. Sabi nga ng mga kaibigan ko, bakit daw todo pundar ako, wala pa naman daw akong asawa. Ang sabi ko naman sa kanila, mas maigi na yung may naipundar para kung dumating man yung taong para sa akin, ay may nasimulan na ako kahit papaano. 3 years na kasi ang nakalilipas simula nang mag-break kami ng girlfriend ko for 5 years. Siyempre, nahirapan ako mag-move on. Pero kinaya ko naman, Popoy. Mas mahirap pa nga yata yung mga tropa ko na mag-move on kasi panay ang reto nila sa akin. Baka raw sobrang lungkot ko na, kaya kung kani-kanino na lang ako pinakikilala. Okay lang din naman sa akin kasi naghahanap na rin talaga ako ng pwedeng maging partner sa buhay. Kaya lang naipit yata siya sa traffic dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakarating. Hindi lang mga kaibigan ko ang naiinip na magka-love life ako, Popoy, kundi ang pamilya ko na rin at ang mismong boss ko. Pero ako, chill lang. Kung walang dumating, okay lang. Pero kung meron, syempre mas masaya. At kung may darating man, sana ay siya na habang buhay. Pre, higa din talaga si Boss Marvin, no? Lagi nilang may palibre sa labas. Tapos dito pa sa mamahaling restaurant. Ito ko yung presyo sa menu kanina. Mamahal. Hindi ko pa mabasa. Kaya pala tinuro mo nilang sa waiter yung mga pinapa-order ni Boss, eh. Nasaan na daw ba sila? Eh, nasa biyahe na daw. Nakabahan nga ako, pre. Maindyanin tayo, tapos tayo pa magbayad dito. Hindi yan. Sa lahat ng boss doon sa opisina, si Boss Marvin na pinakagalante. Ingit nga sa atin yung mga taga-kabilang department, eh. Umay na sila sa boss nilang may bolsa sa balat. Kaya nga, pre. Balita ako nga, yung isa doon. Gusto nang lumipat sa atin, eh. Ay, nga pala, pre. Di ba next month na ibibigay yung bonus natin? Oo, bakit? May gala ka, no? Tangi, wala. Ay, bala ko sana ipandown sa motor para, alam mo na, matipid sa pamasahe. Tapos, bala kong rumaki doon sa tita ko may grocery. Siguro, magde-delivery boy muna ako sa kanya kapag rest day natin. Grabe ka, pare. Ilang buwan na ba yung anak mo? Lakas ba maggatas? Baliw. Wala pa akong anak, no? Yun na nga, eh. Wala kang anak. Wala ka ring asawa. Pero kung makakayod ka, kala mo talaga may pa-college ka na next year. Ayaw mo kong gayahin. Ito, relax lang. Chicks lang inaatupag. Sira ka talaga. Marinig ka ng misis mo, yari ka dun. Paano niya ako maririnig eh wala naman siya dito? Umuwi na naman dun sa probinsya nila at kailangan daw. Ay nako, talaga naman. Ay nako, pre. Kung ako sa'yo, sinusuportahan ko na lang yung asawa ko. Swerte mo nga eh, kahit ganyan ka, pinagtsatsagaan ka nun. Ang ibig mo sabihin eh, ang bait-bait ko. Oo nga, lalo na sa babae. Siyempre. Ay pre, nga pala. Kumusta yung pinakilala ko sa'yo sa Facebook? Ano, nag-meet na ba kayo? Hindi ko pa nare-replyan. Medyo busy pa ako eh. Naku, kaya ka hindi nagkakajowa eh. Wala kang time eh. Replyan mo na yun. Ang bait nun, promise. Sexy pa. Tumigil ka nga, puro kalokohan eh. Mamaya ka na dumaldal, nandiyan na si Boss. Oh, sorry na late kami. Ano, naka-order na ba kayo? Opo, Boss. Good, good. Oh, dahil Biyernes ngayon at wala naman tayong pasok bukas, pwede na rin kayong umorder ng beer kung gusto nyo, ha? Basta ba Monday, work mode na ulit, ha? Yun!
bike niya talaga, boss. Spoiled na spoiled kaming dalawa ni Luis sa inyo eh. Eh, syempre naman. Para din nyo maisip mag-resign. Siya nga pala, girlfriend ko si Lily at si Shira, friend ni Lily. Hi, guys! Oh, Cedric. Ay daw sabi ni Shira, ba't iyo mo naman? Uy, binailed up na kita dyan. Hi. Ay, nako. Mayahan ka talaga kahit kailan na, Cedric. Eh, paano kung magkaka-girlfriend yan? Buti na lang, single yan si Shira at ready to mingle. Eh, doon ka na kaya umupo sa tabi ni Cedric. Oh, sure. Hi ulit. Hi din. Hi ma'am, hi sir. Here's your order. Oh, sakto. Ito na pala yung mga order natin. Okay, muna tayo. Paano ba yan? Mauna na kami at gabi na rin. Cedric, okay lang ba? Ikaw na mag-atid kay Shira. At ikaw naman, Luis, sumabay ka na sa amin ni Lily. Along the way naman yung bahay mo. Ay, sige po, boss. Salamat, makakatipid pa ako sa pamasahe. O, tara na. At nang makapag-solo naman sila Shira at Cedric. Apo, boss. Pre, ayan ha. Biyaya nang lumapit sa'yo. Galingan mo dyan. Huwag mong ipahiya si boss. Baliw ka! So, mukhang sinetap tayo ni Marvin eh, no? Oo nga eh, si boss kasi. So, paano? Tara na sa may terminal? Ha? Uuwi na tayo? Nang aga pa oh. Hindi 11 pa lang eh. Meron akong alam na bar. Malapit dito. Gusto mo, tambay muna tayo para, you know, mas makapagkwentuhan. Medyo nabitin ako sa usap natin, lalo na nung nabanggit ni Marvin na may talent ka daw sa photography. Papasaba akong model sa'yo. Ha? Hindi naman ako professional. Pang pastime ko lang talaga yun. Ikaw naman, huwag ka nang mahiya sa akin. Nga pala, yung friend request ko, hindi ko pa ina-accept. Accept mo na ako para pwede na kitang tawagan. Ha? Hindi naman kita kukulutin. Joke lang yun. Pero sige na, accept mo na ako. Sige, pagdating ko sa bahay, palubat na kasi ako eh. Okay, sige. So, paano? Tara na sa bar? Kasi may gagawin talaga ako bukas. Ayoko sana magpalit ng uwi. Ang corny naman. Uuwi na talaga tayo. Saan ka ba nagsistay? Solo ka lang ba? Hindi, kasama ko yung parents ko. Gusto mo bang dumaan sa apartment ko? Solo lang ako tonight. May mga pasok kasi yung mga kasama ko sa bahay. Hindi na muna siguro. Next time na lang or labas na lang tayo ulit. Talaga? Sabi mo yan ha, magde-date tayo. Pag ako talaga in-indian mo, isusumbon talaga kita kina Marvin at Lily. Lagot ka doon, lalo na kay Lily. Tatahi-tahimik lang yun, nakita mo naman. Pero pag yun nagalit, nako, yari ka. Ikaw naman, hindi naman kita i-indianin. Sadyang hindi lang talaga ako pwede tonight. Kaya natin dala muna kita. Salamat, nakauwi na rin. Grabe, kulit ni Shira. Sumakit yung ulo. Sino kaya itong tumatawag? Number lang. Hello? Hi, Cedric. Si Shira to. Nasa bahay ka na ba? Nga pala,
Kinfarming ko na ko yung number mo. Pagaling naman sa'yo na matawagan kita, di ba? Total, iyaya mo rin naman ako mahabang date eh. Okay. Pero palobat na ako, Shere. Mag-charge muna ako, ha? Sige, pero i-accept mo na rin ako, ha? Ngayon na. Kasi pag hindi, ako, tatawagan ko rin kita. Eto na nga eh. Sige, accept na kita. Bye na muna. Okay, bye. Ay, kinabang kulit. May accept na nga nang matapos na to. Ang dami na pala tong friend request ko. Ah, ito si Shaira. Teka. Ito ba yung Lily na girlfriend ni Boss? Na-check nga. Ah, si Ma'am Lily nga. Ina-addin pala niya ako sa Facebook. Ma-accept na rin. Popoy, hindi ko inaasahan na ganun kakulit si Shaira. Pagka-accept ko sa kanya, maya't maya na siya kung mag-chat. Minsan tumatawag rin. Alam mo, medyo nakakairita na nga eh. Naghahanap ako ng girlfriend pero hindi ko naman trip yung kagaya niya na sobrang kulit at medyo maarte. Siyempre, mas gusto ko pa rin yung may challenge ng konti. Nahihiya lang talaga ako sa boss ko kaya nire-replyan ko pa rin si Shaira kahit papaano. Yan din ang dahilan kung bakit nagre-reply din ako kay Ma'am Lily na girlfriend ni Boss Marvin. Bigla na lang din kasi siyang nag-chat. Tungkol lang naman sa cellphone photography ang sinasabi niya at nangihingi ng tips kung paano daw niya mas mapapaganda pa yung mga kuha niya. Casual naman akong nagre-reply kay Ma'am Lily pero hindi madalas kasi nga tamad talaga akong mag-cellphone at busy rin akong tao. At parang ang tigas ng manok nila dito, pre. Bad trip siguro nagluto nito. Nga pala, pre. Yung chicks na pinakilala sa'yo ni Boss Marvin, ano kayo na? Ha? Nako, pre. Eki sa akin yun. O bakit naman? Mukha namang mabait, ah. Ang kulit, pare. Grabe, hating gabi na tumatawag pa rin. Siyempre, gusto kong makilala kaya ganyan. Pare, hindi naman kami mga teenager. Hindi ba niya nararamdaman na busy ako? Sus, ang sabihin mo, ang taas ng standards mo kaya kahit 3 years na, hindi mo mapalitan yung ex mong cum laude. Pare, sabi ko naman sa'yo, matagal na ako naka-move on kay Jane. Kailan naman yung nagpapaalala sa akin dun eh. Tsaka, sa totoo lang, okay naman ako. Masaya naman ako kahit single ako. Concern lang naman ako sa'yo, pare. Ayaw lang namin na malungkot ka. Lalo na ang lamig ng panahon ngayon. Masarap yung may kayakap. Sabi ko nga, kung wala pa, edi wala. Hindi ko naman yun para ipilit eh. Eh meron naman eh, ayaw mo lang. Eh kung ayaw mo nang makulit, siguro yung trip mo yung kasing tahimik ng girlfriend ni Boss Marvin. Ha? Hindi rin. Pero grabe yun eh, no? Halos walang imik nung nakasama natin sa restaurant. Kaya nga nagtaka ako nung nag-send sa akin ng friend request tapos nag-chat. Ha? Ano? Nag-chat sa'yo yung girlfriend ni Boss? Wala ka, baka trip ka nun ah. Ikaw talaga yung utak mo kakaiba eh, no? Inad lang ako nung tao, tsaka tungkol sa photography yung napag-uusapan namin. Kumain ka na nga lang dyan. Hindi lang talaga ako gutom. Hindi kita sasamahan dito sa fast food eh. Eh bakit nagagalit ka? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos natin kumain, maghihiwalay na rin tayo ng landas. May dadaanan pa ako dun sa pharmacy. Ikaw ba? Magmumol ka pa? Oo, may pinabibili si mama sa department store eh. Oh, may tumatawag sa'yo. Sheesh, Shaira na naman. Sagutin mo na. Ayoko nga. Bakit inend mo? Ang ingay. Oh. Wala, tumatawag na naman. Sagutin mo na kasi para di ka nakulitin. Naku, sige na nga. Hello? Hello? Buti naman sinagot mo na. Kanina pa ako tumatawag eh. Nasaan ka ba? Ha? Ay, medyo busy eh. Sorry.
Sorry ah. Sobrang busy ko lang talaga ngayon eh. Sorry. Ha? Eh, Sabado naman ngayon eh. Wala ka naman pasok, diba? Gusto ko lang naman pasama sa mall eh. Magpasama sa mall? Nako, eh, inutusan ako ni Mama. Paluwas na akong Batangas ngayon eh. Oo, sorry ah. Actually, nagmamadali talaga ako eh. Baba ko na muna to ha. Palobat na rin ako eh. Sige na, bye. Pabatangas ka talaga, pre. Hanip sa dahilan ah. Ah, ano ba yan? Ang kulit kasi talaga eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Eh di sabihin mo hindi ka pa ready. Hindi ka naghahanap ng jowa. Alam mo namang hindi ako magaling sa ganyang kumprontahan. Ang gusto ko sana, maramdaman na lang niya na hindi ako komportable sa mga ginagawa niya. Pare, hindi ka tatantanan yan hanggat kinakausap mo siya. Kaya kung ako sa'yo, tapatin mo na. Sige na, ganun na nga lang gagawin ko. Bahala na. O siya, paano pre? Mauna na ako. O sige, sige. Punta na lang din ako sa department store. Ah, sino na naman kaya to? Ah, si Shira na naman. Ay, si Ma'am Lily pala. Hello? Hi, Cedric. Oh, Ma'am Lily, hi. Bakit po kayo napatawag? Ah, okay po. May concern po ba kaya kayo napatawag? Ikaw naman. Napaka-formal mo naman. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na ako tawagin, ma'am. Magka-age lang naman tayo, ah. Ah, okay po. Nga pala, pa-uwi ka na ba? Eh, hindi pa. Magde-department store pa ako. May pinapabili si mami. Tamang-tama. Diyan din yung punta ko. Okay lang bang sumabay sa'yo? Ha? Nasaan ka ba? Teka, pupuntahan kita. I-end ko na yung call, ha? Bye. Cedric! Oh, Ma'am Lily! Tigilan mo na nga kasi yung Ma'am Lily. Actually, kanina pa ako dun sa gilid. Niintay ko lang na talagang umalis si Luis bago kita tawagan. Ha? Bakit naman? Wala lang. Nahihiya lang ako. Okay. Nga pala, nakita mo ba yung mga pictures na sinasend ko sa'yo? Ano sa tingin mo, nag-i-improve ba yung skill ko? Oo din. Pero minsan, tremoring i-utilize yung liwanag ng araw lalo na kapag outdoor shoot. Ah, okay, sige. Sa susunod ng weekends, parang gusto kong tumingin ng camera para naman hindi lang cellphone ang lagi kong gamit. Busy ka ba next weekend? Papasama sana ako eh. Ha? Huh? Ang ibig kong sabihin, since may alam ka nga sa photography, baka mabibigyan mo ako ng tips sa kung anong camera ba yung mas sulit bilhin. Kaya mas okay sana kung nasasamahan mo ko. Ano kasi, medyo ano eh. Okay lang, kahit tumanggi ka, alam ko naman busy ka. Tsaka may date din kayo ni Shira. Ha? Kami ni Shira? Wala ah. Kamusta ba kayo? Mukhang gustong-gusto ka ni Shira. Ano kasi, alam kong kaibigan mo siya, pero to be honest, wala pa sa isip ko ang pagre-relasyon ulit eh. Focus kasi muna ako sa mga goals ko ngayon. So busted siya sa'yo? Pero okay lang yun. Kahit naman kaibigan ko si Shira, kung ako rin ang lalaki, ayaw ko rin sa kanya. Minsan nga, naiirita rin ako sa kanya. Talaga ba? Oo. Lalo na kapag nagkakwento siya tapos hindi ka nakikinig. Ako, may question and answer portion pa yun. Medyo ganyan nga siya. Tingin ko nga, yung sobrang niyang kakulitan yung dahilan kaya siya iniwan ang ex niya. Talaga? Hindi sa sinisiraan ko siya ha. Bukod kasi sa makulit siya, may pagkanagal pa at laging pinipilit yung gusto niya. Hayaan mo, kakausapin ko si Shira. Tingin ko naman maiintindihan niya kapag sinabihan ko siya. Oh, okay, sige. Ikaw ang bahala. Popoy, hindi ko alam kung anong napag-usapan ni na Shira at Lily, pero simula noon, hindi na tumatawag sa akin si Shira o kahit mag-chat man lang. Napansin ko na rin na in-unfriend niya ako. Sa totoo lang, wala namang kaso sa akin yun kasi hindi rin talaga ako interesado kay Shira. Kaya lang, kung biglang nawala sa eksena si Shira, si Lily naman ang pumalit. Dumalas ang pag-chat niya sa akin at hindi na lang tungkol sa camera ang isinishare niya. Pati mga quotes na parang may ibig sabihin. Minsan nagtatanong din siya kung kumain na ba ako, o kung nasan lugar pa ako. Ang weird lang kasi girlfriend siya ng boss ko eh. Pero bakit siya chat ng chat sa akin
ng ganun. Bongga talaga ng birthday ni Sir Marvin, no? Taon-taon talaga, grabe mag-celebrate. Naka-resort na naman ngayon. Oo nga eh, parang hindi na uubusan ng budget, no? Pero baka next year hindi na ganito kasi bulong-bulungan sa office na plano na raw pakasalan ni Boss Marvin yung girlfriend niya. 5 years na rin daw sila nun eh. Ah, okay. Sabagay. 30 na rin si Boss. Nasa edad na siya. Ah, may pera naman siya pang simula ng pamilya. Sabagay. Oh, dyan na si Boss. Oh, Cedric Lewis. Salamat sa regalo niyo, ha? Wala yun, Boss. Nabuksan niyo na po ba? Eh, hindi pa, pero kahit yata hindi ko buksan. Alam kong alak laman nun eh. Si Luis po nakaisip nun. O siya, kumain lang kayo dyan. Ikaw babe, may gusto ka bang kainin? Sure ka ba? Eh, baka sinasabi mo lang yan dahil nagda-diet-diet ka na naman. Ano mag-diet? Mahal kita kahit tumaba ka pa. Eee, ang sweet naman ni boss. Niinggit niyo masyado si Cedric eh. Eh ganyan talaga. Eh mag-girlfriend ka na rin kasi. O siya, doon muna kami sa ibang bisita ha. Kumain lang kayo dyan. Grabe no. Di ko akalain ang sungit ni boss kapag nasa trabaho tapos ganyan namang kalambing kapag kaharap yung jowa. Eh, ikaw rin naman eh. Tapang-tapang pero kapag andyan na si Mrs. tuping-tupi. Ba? Sunod-sunod ang tunog ng phone mo eh. Daming ka-chat, Nax. Wala nga eh. Teka nga, check ko. Galing kay Lily. Nabasa nga. Ang gwapo mo sa suot mo. Kain ka marami. Kang papagutom. Oh, sino nag-chat sa'yo? Ha? Ah, wala, wala. Oh, yan na naman. Si Lily na naman. Mag-overnight ka ba dito sa resort or uuwi ka din? Ah, ano raw? Hoy, pre. Ano binubulong-bulong mo dyan? Tsaka bakit parang diring-diri ang itsura mo? Ano ba yung binabasa mo? Ah, hindi. Wala, pre, wala. Ano nga kasi yun? Papilit ka pa eh. Ano kasi si Lily? Yung girlfriend ni Boss Marvin? Oo, pero hinahan mo naman yung boses mo. Eh bakit Lily na yung tawag mo sa kanya? Close na ba kayo? Ano bang meron sa inyo? Tanging walang meron sa amin. Tsaka sabi niya kasi Lily na lang daw itawag ko sa kanya, wag na ma'am. Sumusunod lang naman ako eh. Pare kasi, ewan ko ang weird niya. Nung nakaraan pa siya nagchat-chat sa akin eh. Una tungkol lang sa pagpipicture. Tapos bigla na lang tinanong niya ako kung kumain na ba ako. Anong oras daw ba ako uuwi? Magdala daw ako ng payong palagi dahil maulan daw. Wala ka, pre. O tapos? Ayun, ngayon, nagchat na naman. Gwapo ko daw sa suot ko. Huwag daw akong papagutom. Tsaka, kung mag-overnight raw ba ako dito. O ano namang sinagot mo? Wala. Ano sasagot ko eh? Weird niya eh. Isipin mo, andyan lang yung boyfriend niyo. Tapos, chat-chat niya ako ng ganito. Eh, baka naman binigyan mo ng motibo. Ako? Ay, kilala mo ako pare, hindi ako madamob sa babae, tsaka kung may popormahan man ako, sisiguraduhin kong walang sabit. Ah, basta, sinasabi ko sa'yo pare, tigilan mo na yan. Masamang magalit si boss, sige ka. Eh, bakit parang ako yung tinatakot mo, eh, wala naman akong ginagawang masama. Oo nga, basta ako sinasabihan lang kita. Huwag mo nalang replyan yan. Eh, ganun na nga yung ginagawa ko eh. Pare, buti naman nandito ka na. Oh, bakit? Tsaka bakit ba ganyan ka magsalita? Parang takot na takot ka. Eh paano? Kanina ka pa hinihintay ni boss. Ang init ng ulo. Puntahan mo na dun sa table niya. Boss? At bakit ngayon ka lang? Po? Di ba boss, nung isang araw pa po ako nagsabi sa inyo na mag-half day po ako, in-approve niyo pa nga po yung leave ko eh. Inapprove ko yun kasi akala ko tapos ka na sa mga report mo. Ang lakas ng loob mong mag-leave eh, hindi mo naman inaayos yung trabaho mo.
Bo, tapos ko na po yun ah. Nasubmit ko na po yun sa inyo kahapon pa. Ang daming mali eh. Ulitin mo! Ha? Saan po? Pati ba naman yung mali ko ako pa hahanapin mo? Trabaho ko ba yun? Ha? Sorry po. Hindi porket nakakasama niyo ako sa paglabas-labas, eh hindi niyo naseseryosoin ang trabaho niyo. Umayos kayo. Kung mahal niyo mga trabaho niyo, huwag niyo akong gagalitin. Dahil kaya ko kayong ipatanggal dito. Sorry po. At isa pa. Baka akala mo, Cedric, hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa girlfriend ko. Oh, ano po ibig niyo sabihin? Kung hayok na hayok ka na magka-girlfriend, bahala ka sa buhay mo. Basta huwag mong papakialaman kung ano yung sakin. Sir, wala po talagang alam sa sinasabi niyo. Magde-deny ka pa? Pero sinasabi ko sa'yo, mahuli lang talaga kitang may ginagawang kalokohan sa girlfriend ko. Kayang-kaya kitang ipatanggal sa opisina na to. Boss, hindi ko naman po talaga alam yung sinasabi niyo eh. Wala po akong ginagawang masama. Huwag ka nang magpaliwanag. Bumalik na sa pwesto mo. At tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Ayusin mo yung report na yan. Huwag kang uuwi hanggat hindi ka natatapos. Popoy, hindi ko alam kung anong masamang spirito ang sumapi kay Boss Marvin para pagalitan niya ako ng ganun. Kung may mali man akong nagawa sa report ko, napakaliit na bagay lang nun para magalit siya. Hindi ko alam kung bakit niya kailangan palakihin. Isa pa, yung mga bintang niya sa akin tungkol sa girlfriend niya, napakalaking kasinungalingan, Popoy. Ni hindi ko nga kinakausap yun tapos sasabihin niya na tigilan ko. Napapaisip talaga ako kung papaano nagkaroon ng ganong klaseng ideya si Boss tungkol sa akin. Natatakot naman akong konprontahin siya dahil galit na galit siya. At isa pa, ayoko rin naman siyempreng mawalan ng trabaho. Baka mamaya totohanin niya yung sinabi niya. Hindi ko rin naman matanong si Lily dahil ayoko rin siyang replyan. Nagtataka lang talaga ako kung bakit may mga babaeng kagaya niya na may boyfriend na nga, chat pa ng chat sa ibang lalaki. Paano na lang kung patulan sila nung lalaki? Eh di nagkasala pa sila sa mga boyfriend nila. Bakit ba may mga babaeng ganyan? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Weird. Popoy, nag-chat at minsan ay nagbi-missed call pa rin sa akin si Lily, pero simula nang napag-initan nga ako ni Boss Marvin ay hindi ko na siya pinansin. Ilang araw pa ang lumipas pero feeling ko ay masama pa rin ang timpla ni Boss sa akin. Siyempre, nahihirapan ako dahil hindi naman ako sanay na ganun siya makitungo sa akin. Pero ang sabi nga ng mga ng kaibigan kong si Luis, hayaan ko na lang daw muna. Ang mahalaga raw ay wala naman talaga akong ginagawang masama. May ulam ko yung iniwan si na mama. Tiyak ko nga. Ayun, buti naman. Pinagluto nila ako ng agahan bago sila lumuwas ng Batangas. Isang linggo rin sila dun eh. Eh, kamay dilata pa kaya kami. Teka nga. Naku, dadalawa na lang pala tong dilata na to eh. Makapag-grocery na nga lang mamaya. Oh, sino kaya yun? Lily? Hi, Cedric. Oh, napadaan ka. Actually, sinadya talaga kita dito. May gusto lang sana akong sabihin. Ano yun? Pwede ba munang pumasok? Medyo mainit kasi yung sikat ng araw dito sa labas eh. Sorry. Sige, halika. Pasok ka. Salamat. Upo ka muna dyan sa sofa. Sige. Ikaw lang ba dito? Hindi. Kasama ko yung parents ko dito. Ay nga pala, nag-almusal ka na ba? Gusto mong kape? Ngayon ka palang ba mag-aalmusal? Late na. Alas 11 na ng umaga. Actually, kagigising ko lang.
Umalis kasi kaninang madaling araw si mama kaya naputol yung tulog ko. Eh, natulog ako ulit. Napasarap kaya kagigising ko lang. Ano, ipagtimpla na ba kita ng kape? Ah, huwag na. Tubig na lang. Oo, sige. Oo, ito. Ilagay ko na lang muna dito sa mesa. Sige, salamat. Upo ka na rin muna dito sa sofa. So, bakit ka nga pala napadaan? Gusto ko lang mag-sorry. Mag-sorry sa? Mag-sorry sa ginagawa sa'yo ni Marvin. Ha? Hindi ko mag-gets. Anong ibig mo sabihin? Nung kasing nakaraan na hindi ka nagre-reply sa akin, medyo nag-aalala ko kaya na-chat ko si Luis kung kamusta ka. Oh? Sabi niya okay ka naman daw kaya lang pinag-iinitan ka raw ni Marvin. Gusto kong mag-sorry kasi feeling ko dahil sa akin kaya niya yung ginagawa sa'yo. Ha? Hindi naman. Nagkamali rin siguro ako sa report. Nahihiya talaga ako sa'yo. Ang bait-bait mo sa akin tapos ganyan pa yung pagdadaanan mo. Hayaan mo kakausapin ko si Marvin para tigilan ka na niya. Ha? Naku, huwag na. Okay lang ako. Tsaka sa totoo lang, hindi mo naman kailangan magpunta dito sa bahay para lang mag-sorry. Medyo na-awkward kasi ako eh. Ay, ganun ba? Pasensya na ha. Sobrang nag-worry lang ako sa'yo kaya natanong ko na rin si Luis kung saan yung bahay mo. Salamat sa concern pero yun nga eh. Kung ano man yung nangyari sa amin ni Sir Marvin, wala kang kinalaman dun. Trabaho lang yun. Kaya ko na yun. Okay, sige. Buti naman. Maiba pala ako. Matagal na ba kayo sa lugar na to? Oo, dito ako pinanganak eh. Okay. Kasi dito rin nakatira yung kaibigan ko na madalas kong puntahan. Siguro nakikita na tayo dati, no? Ay, posible din siguro. Sayang. Sana napansin na kita noon. Ha? Wala. Next time, pwede ba ulit akong sumaglit dito sa bahay nyo? Ha? Bakit naman? Yung pinsan ko kasi nasa abroad nagbebenta ng camera. Sabi ko isend sa akin yung specs para mapacheck ko rin sana sa'yo. E di isend mo na lang sa messenger ko. Isend ko tapos hindi mo naman ako re-replyan. Ha? Sorry ah. Sobrang naging busy lang ako nitong nakaraan. Okay, sige. Pero sana pag nag-chat ako sa'yo, replyan mo naman ako. Oo, sige. Lily, may sasabihin ka pa ba? Wala na. Pinapaalis mo na ba ako? Ha? Hindi no. Ikaw naman. Sorry ah, hindi ko gusto na ma-offend ka. Akala ko kasi pinagtatabuyan mo na ako. May itatanong pa naman sana ako. Ano yun? Ngayon lang kasi kitang nakitang nakasando. Napansin ko tuloy ang peklat mo sa kanang braso. Na paano yan? Ito ba? Matagal na to. Noong mga bata pa kami. Habang naglalaro, nagkapikunan. Kaya yung isang kalaro, tinusok ako ng tinidor. Ngayon hanggang ngayon, peklat. pwede ko bang hawakan? Ha? Sige. Parang malalim to ah. Siguro ang sakit nito nung nasugatan ka, no? Medyo, pero okay naman na siya ngayon eh. Huwag mo nang alalahanin. Yung braso mo medyo matigas. Nag-workout ka ba? Ha? Hindi. Ano lang, baka sa trabaho lang. Pero nice yung muscles mo. Oh, bakit bigla kang tumayo? Ano kasi, hindi pa ako naliligo. Baka mabahuan ka sa akin. Sobrang lapit mo na kasi. Hindi, okay lang. Ano ka ba? Upo ka na dito, oh. Ano kasi, Lily? Pinapapunta nga pala ako na dito sa grocery nila. Oo, palabas na nga ako ngayon eh. Baka matagalan ako doon. Gusto mo, sabay ka na sa akin palabas para may kuha kita ng tricycle? Sure ka bang aalis ka na? Hindi ka pa nag-aalmusal. Actually, doon na ako kakain. Doon na din ako liligo. Ano, tara na. Baka magalit pa sila tita kapag na-late ako eh. Popoy, napaka-awkward ng moment na yun namin ni Lily. Alos gusto ko na siyang ipagtabuyan sa labas ng bahay pero hindi ko magawa dahil ayoko naman siyang mabastusan sa akin. Pero kasi ako ang nahihiya sa ginagawa niya. Masyado siyang madikit sa akin at hinahawakan pa talaga yung katawan ko kaya buti na lang nakapag-isip ako ng dahilan para mapaalis na nga siya ng tuluyan. Pagkatapos nga noon ay nag-chat na naman siya.
Wala akong nagawa kundi ang replyan si Lily. Dahil naiisip kong baka pumunta na naman siya sa bahay namin kung hindi ako magre-reply. Mas lalong ayoko mangyari yun. Ang ginawa ko na lang po, Poy, ay nilimitahan ko lang yung mga reply ko sa kanya ng mga salitang oo at hindi. Madalas ko na rin siyang isin para sana maramdaman niya na hindi ko na gusto kung ano man yung mga sinasabi niya. At talong hindi ako komportable sa atensyon na ibinibigay niya sa akin ng sobra. Ay, salamat. Uwi, Ana. Diretso pa nga pala ako kala tita para makarami ng delivery. Cedric! Cedric! Oh, Lily? Kanina pa kita hinihintay. Buti na lang nakita kita. Ha? Huh? Bakit? Sabi ko na nga ba, hindi mo na naman binabasa yung mga chat ko eh. Ay, no, sorry talaga. Sobrang busy ko ngayon eh. Ang daming delivery ni tita. Papunta na nga ako ngayon dun eh. Hmm, if I know, dahilan mo lang yan para takasan ako. Totoo naman yung sinasabi ko eh. May trabaho pa talaga ako. Oo na, sige na. Umalis ka na. Okay lang ako kahit ang sakitan ng mga paa ko kakatayo kasi kanina pa kita hinihintay dito sa labas ng opisina nyo. Akala ko kasi pag humingi ako ng favor, pagbibigyan mo ko eh. Ano ba kasing favor yun? Wag na. Makakaabala pa sa oras mo. Eh, ano nga kasi yun? Sabihin mo na. Tapos galit ka pa. Sige na, next time na lang pupunta na lang ako sa bahay nyo. Aha? Ay, wag na. Sorry na, sorry. Medyo madami lang ako iniisip. Ano ba yung favor na yun? Sabihin mo na, tutulungan kita basta kaya ko. Talaga? Kung ganun, halika, sama ka sa akin sa boarding house ko. Ha? Bakit naman? Eto naman, kung makari, akakala mo naman may gagawin akong masama sa'yo. Ipapacheck ko lang talaga yung camera na binili ko sa pinsan ko. Nasira ko yata, eh ayoko namang dalhin agad sa technician kasi baka singilin ako ng malaki. Ha? Eh, hindi naman ako expert sa ganyan eh. Mabuti pa magpasama ka na lang kay Sir Marvin na maghanap ng technician. Tsaka huwag mo isipin yung gastos kasi sure naman ako hindi ka pababayaan ni Sir Marvin eh. Eh busy nga siya, tingnan mo naman oh. Hanggang ngayon nasa opisina pa, mamaya pang gabi yung uwi nun. Tsaka yung sa gastos, nakakahiya naman na lagi na lang akong hihingi sa kanya. Kaya sige na, sabi mo kahit anong favor, tutulungan mo ko. Halika na kasi, tara na. Eh, ano kasi? Sige no, pagkatapos nito, hindi na ako hihingi ng pabor sa'yo. Last na to, promise. Sige na nga. Upo ka muna dyan sa sofa, ha? Anong gusto mo? Juice, tubig, kape? Ikukuha kita. Wag na. Sabi ko naman sa'yo, nagmamadali rin ako eh. I-check ko na lang yung camera mo. Ay, sorry. Oo nga pala, teka. O, ayan na. Balik muna ako sa kusina, ha? Igagawa kitang juice. Tingin ko, Lily, ipagawa mo na to sa technician. Hindi ko yata maayos to eh. Ah, ganun ba? Ito pala ang juice mo. Patong ko dito sa lamesa. Oh, ang luwag-luwag naman itong sofa. Bakit naman umurong ka pa dyan? Lumapit ka dito. Ha? Wag na. Ayaw mo? Sige, ako na lang lalapit sa'yo. Sure ka bang hindi ka nag-workout? Ang ganda kasi talaga ng mga braso mo eh. Lily, wag mo hawakan. Nahihilang ako eh. Ay, ganun ba? Sorry. yung juice, hindi mo iniinom? Hindi. Okay na. Hindi naman ako uhaw. Ako uhaw. Uhaw na uhaw sa'yo. Ha? Ano? Huwag ka nang pakipot dyan. Alam ko namang matagal mo na akong gusto. Huh? Saan ang galing yan? Halatang halata dyan sa mga labi mo na gustong-gusto mo na akong halikan. Huwag mo na kasing pigilan. Total, tayong dalawa lang naman ang nandito. Sige na, halikan mo na ako. Lily,
Lili, teka, bitawan mo ko ako, sandali nga. Bakit? Ano ba yun? Una sa lahat, nire-respeto kita bilang girlfriend ka ng boss ko. Kaya sa totoo lang, kahit na ang awkward ng way mo ng pag-chat, nire-replyan kita kasi nahihiya ako sa'yo at sa boss ko. Huwag mo kasing isipin si Marvin. Hayaan mo siya. Hindi naman niya malalaman eh. Ano ba yan, Lili? Wala naman talaga siyang dapat malaman dahil wala naman namamagitan sa atin. Tigilan mo na nga ako, pwede ba? Ayoko ng ganito. Cedric, huwag kang magalit, okay? Mapag-uusapan naman natin to eh. Pwede ko namang hiwalayan si Marvin para sa atin. Para maging malaya tayong mahalin ng isa't isa. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ka ba nandidiri dyan? Alam mo, sorry ha, pero ang weird mo. Mabuti pa umuwi na ako, alis na ako. Teka, teka. Huwag ka na munang tumayo. Lili, huwag mong hawakan yung kamay ko. Bakit? Bawal ba? Eh, paano kapag... Lili, bakit mo ako hinihila? Hinila ba kita? O kusa mo akong dinaganan dito sa sofa. Ramdam ko na yung matipuno mong katawan. Cedric, sige na. Kayang-kaya kitang paligayahin. Ano ba yung sinasabi mo? Bitawan mo nga ako. Uy, ano ba, huwag mong iyakapin. Bumitiw ka na habang nakapagpigil pa ako, baka masaktan kita eh. Lili, ano ba? Yan talaga ang gusto ko. Babe. Yung palaban. Babe! Babe! Marvin? Cedric? Boss? Anong ginagawa mo sa girlfriend ko, ha? Bakit ka nakapatong sa kanya? Walang iya kang hayop ka! Ha? Boss! Boss! Teka, boss! Magpapaliwanag ako! Anong ipapaliwanag mo? Inakita ko na lahat. Ang kapal ng mukha mong manya ka! Sinamantala mo yung pagiging inosente at mabait ng girlfriend ko! Sabi ko na nga, Bear. Matagal mo na siyang pinagnanasahan. Boss! Boss! Ha? Teka! Hindi naman po ganun yung nangyari! Anong hindi? Hayop ka! Ha? Babe! Marvin! Tama na! Itiwan mo ko! Huwag pinigilan! Binastos ka nito eh! Babe! Ha? Please, tama na! Putok na yung labi ni Cedric ko! Maawa ka naman! Okay na ako eh! Sige na! Tama na yan! Mapapatay ko yung lalaking yan! Babe! Tama na! Please! Please! Relax ka lang! Naiganti mo na ako, okay? Sapat na yun, ha? Hayaan mo na lang si Cedric, ha? Pero babe! Okay na ako, oh! Nandito ka na, I feel safe, okay? Pabayaan na natin siya, ha? Pasalamat kang hayop ka, pinigilan ako nitong girlfriend ko. Dahil kung hindi, mapapatay talaga kita! Ha? Teka, hindi nga kasi ganun yung nangyari! Please, Cedric! Huwag ka nang sumagot! Umalis ka na lang! Bago pa kami tumawag ng pulis! Sige na, alis na! Lumayas ka ng hayop ka! Layas! Popoy! Nabugbog ako kay Boss Marvin sa kasalanang hindi ko namang ginagawa. Sobrang bilis ng mga pangyayari na hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Para akong tanga na pinanood si Lily kung papaano niya pinaniwala si Boss Marvin na ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko alam kung papaano niya nauuto ang boyfriend niya. Noong mga sumunod niyang araw, hindi muna ako pumasok sa opisina. Hindi ko rin kasi alam kung anong ikikilos ko sakaling makita ko si Boss Marvin. Hindi ko rin alam kung anong gagawin niya sa akin kapag ka nakita niya ako. Tatlong araw na akong hindi pumapasok noon, Popoy, nang bigla akong tinawagan ni Boss. Sa mahinahong boses, humingi siya ng paumanhin sa akin at pinagre-report ako sa opisina. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. At sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ire-react ko, pero pinili ko na lamang na sumunod. Dahil after all, empleyado niya pa rin ako at boss ko pa rin siya. Boss, pinapatawag niyo raw po ako. Sige, maupo ka dyan, Cedric. Okay po. Ano po yun? May mali po ba sa report ko? Wala naman. Gusto lang kita makausap ng personal. Tungkol po ba saan? Pasensya ka na nung
nakaraan na napagbuhatan kita ng kamay. Nagdilim lang talaga yung paningin ko ng mga oras na yun eh. Nagka-girlfriend ka na rin naman, di ba? Opo. Siguro naman, naintindihan mo yung naging reaction ko. Kahit sinong lalaki na makitang may ibang lalaking namomolest siya sa girlfriend nila, siguradong gagawin din yung kinawa ko. Eh boss, hindi ko naman po kasi minolest siya si Ma'am Lily. Ang totoo nga po niya. Oo na, Cedric. Pinaliwanag na sa akin ni Lily. Po? Nasabi niya sa akin lahat. Wala ka nang dapat ipag-alala kasi okay na. Naintindihan ko na yung nangyari. Po, ano pang sinabi niya sa inyo? Alam mo, Cedric, naiintindihan ko na nagka-crush ka sa girlfriend ko. Eh kasi, sino ba namang hindi magkakagusto kay Lily? Ang bait-bait niya, inosente, maunawain. Eh kaya nga pakakasalan ko na yun eh. Ha? Boss, wala po talaga akong gusto sa girlfriend niyo. Okay na, Cedric. Tama nga si Lily, magiging in denial ka pa rin talaga. Pero hindi mo na kailangan mahiya sa akin. Kung ano man yung depresyon na pinagdadaanan mo dahil na rin sa matagal na pag-iisa, iintindihin na lang kita. Ha? Boss, teka. Boss, parang hindi po tayo nagkakaintindihan dito eh. Wala po akong gusto kay Lily at lalong wala po akong depresyon. Okay na. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Napag-usapan na namin lahat ni Lily. At nangako ako sa kanya, natutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Di ba nasabi ko naman sa iyo na gusto kitang ipromote? Ay, opo. Eh, mangyayari na yan dahil nakausap ko ng HR. Napahanga mo rin naman ako sa pagtatrabaho mo dahil kahit may pinagdadaanan ka, eh, hindi mo pinabayaan yung obligasyon mo. Pero boss, hindi nga po ganun. Eh, sige na, tama na. Bumalik ka na lang sa pwesto mo at ituloy mo na yung trabaho mo. Hello, pre. Ano, nakikinig ka ba sa akin? Oo nga. Sige, tuloy mo lang yung sinasabi mo tungkol sa pag-uusap niyo ni Boss kahapon. Yun nga, pre. Grabe talaga. Hindi ko maintindihan si Boss. Bakit parang saradong-sarado yung isip niya sa sinasabi ni Lily sa kanya? Ayaw niya akong pakinggan. Eh, ewan ko rin. Pero siguro kasi, mahal na mahal ni Boss yung girlfriend niya. Kaya doon siya naniniwala. Oo nga, pero naman, di ba? Sobrang laking kasinungalingan naman kasi nung sinasabi sa kanya ng babaeng yun. Parang hindi naman niya yata kilala yung pakakasalan niya eh. Hayaan mo na pare. Kasi wala ka rin namang magagawa eh. Habang empleyado ka ni boss, susunod ka lang sa kanya. Handa ka bang mag-resign? Ngayon pa ba kung kailan malapit ka na ma-promote? Inakabanas kasi. Parang ako pa yung lumalabas na may kasalanan. Ikaw, kung hindi ka na makati eh, sumanap ka na lang ng ibang trabaho. Pero kung ako sa'yo, kababayaan ko na lang yan. Ilipas din yan. Ewan ko. So, sige na. May kumakatok. Mamaya na lang ulit. Salamat, pre. Bye. Sino naman kaya ito? Lily? Hi, Cedric. Anong ginagawa mo rito? Mangangamusta lang sana. Okay naman ako. Pwede bang pumasok? Para mas makapag-usap tayo ng maayos. Sige na nga, pero pakibilisan yung sasabihin mo dahil marami pa akong gagawin. Sorry nga pala sa inasta ni Marvin. Sige, total, binanggit mo na rin naman. Ano bang sinabi mo kay Marvin at parang ibang kwento yung nalaman niya? Sa kwento niya kasi parang kasalanan ko yung nangyari. Sorry Cedric ha, wala na kasi ako naging choice eh. Paano walang choice? Hindi mo kasi kilala si Marvin. Sobrang mainitin yung ulo niya lalo na pagdating sa relasyon. Sobrang niyang siloso at napaka-toxic. O ngayon? Gustuhin ko mang sabihin yung totoo, hindi ko magawa. Gustuhin ko mang iwan siya, hindi ko rin magawa. Natatakot ako sa posible niyang gawin. Baka pilitin niya akong bumalik sa kanya at masaktan pa niya ako. Alam mo, Lily, ayoko maging bastos. Pero sapat na yung sapak na nakuha ko para sabihin sa'yo na sa totoo lang, wala akong pakialam sa kung ano man yung pinagdadaanan niyo ng boyfriend mo. Kung kailangan mo nang kausap, please, wag ako, iba na lang. Bakit naman parang tinataboy mo ko niyan? Kung umiyak? Wala naman ako ginagawang masama sa'yo eh. Sinasabi ko lang lahat ng ginagawa mo sa akin, napaka-awkward. Yung pagchat-chat mo, pati yung pagpunta mo dito sa bahay, please. Bakit tigilan na yan? Bakit? Ayaw mo na ba sa kung anong meron sa atin? Ha? Anong meron sa atin? Ano ba yung sinasabi mo?
Alam kong natatakot ka, nasaktan ako ni Marvin. Kaya patuloy mo itinatago yung nararamdaman mo. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin yung feelings mo. Feelings? Ano feelings na pinagsasabi mo? Walang ganon, Lily. Cedric, ramdam na ramdam kong mahal mo ko. Nung nagkakachat pa lang tayo, ramdam ko na yung concern mo doon. Yung mga tingin mo pag magkasama tayo, may lambing eh. Lily, sandali lang ha. Base sa naaalala ko, lahat ng yan, hindi ko ginawa at never ko naramdaman sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Never mo naramdaman? O never mo lang pinansin? Hindi mo lang alam pero unconsciously, ganyan ang pinaparamdam mo sa'kin. Nagkakamali ka, Lily. Walang ganyan. Ako na naman ba yung mali? Bakit ba ang dali niyong manisin ng ibang tao? Ayaw niyong tanggapin sa mga sarili niyo na nagkakamali rin kayo. Ano ba, Lily? Sorry ha, pero hindi kita maintindihan eh. Ayoko itong sabihin, pero baliw ka ba ha? Nasa matinong ka bang pag-iisip? Kung ano-ano kasinungalingan yung sinasabi mo eh. Ikaw ang sinungaling, Cedric. Sinungaling ka dahil ayaw mong tanggapin sa sarili mo na mahal mo na ako. Hindi nga kita mahal. Pwede ba, Lily? Huwag mo sagarin yung pasensya ko ha. Umalis ka na lang. Parang awa mo na, lumayas ka na dito. Habang nakakapagtimpi pa ako, lumayas ka na. Cedric, please... Pag-usapan natin to. Wala nga tayong ganung usapan. Huling pakiusap ko na to sa'yo. Parang awa mo na. Umalis ka na sa harapan ko. Cedric naman o. Huwag mo kong iyakan dahil wala akong kasalanan sa'yo. Kayo ng boyfriend yung gumugulo sa buhay ko. Umalis ka na. At huwag na huwag ka na magpaparamdam kahit kailan. Layas! Sagad na sagad ang pasensya ko, Popoy. Mabuti na lamang at umalis na rin si Lily dahil isang kasinungalingan pa ang marinig ko mula sa kanya. Hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko. Ilang araw ring walang paramdam si Lily sa akin samantalang si Boss Marvin naman ay parang laging naaawa sa akin. Iniisip niya talaga na may pinagdadaanan ako. Isang araw nga, nag-chat na naman si Lily. Nagsosorry sa mga sinabi niya. Kesyo na bigla lang raw siya pero hindi daw niya susukuan yung pagmamahalan namin dahil ramdam daw niya na totoo yun. Muntik na talaga akong masuka sa mga pinagsasabi ni Lily. Ayoko na nga lang patulan pero sobra nakakayamot na Popoy. Hanggang sa heto at nagka-pandemic na nga. Maraming bagay ang nagbago gaya ng naging work from home na kami. Mabuti na rin at hindi ko na kailangan pang pumasok sa opisina at makita araw-araw si Boss Marvin. Pero itong si Lily ayaw talagang paawat dahil kung ano-anong paraan pa rin ang ginagawa niya para mapansin ko siya. Minsan, Popoy, tumatawag siya gamit ang ibang number o kaya magme-message gamit ang dummy account. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Papaano ba ako makakaalis sa sitwasyon kong ito? Ano ba ang dapat kong gawin? Popoy, sana ay matulungan mo ako. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli, maraming salamat at more power to you. Lubos na gumagalang, Cedric. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Weird. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 14 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan nga po, ano, ang medyo anlabong pagtatapos nitong kwento. Pero buti nabigyan ng linaw sa atin ang ating letter sender na si Cedric kung sino nga ba talaga dito ang may diprensya. Diba? Sabi nga ni Ina Rico Hermoso, ang hirap ng pinagdaraanan ni Cedric ha, nakikipaglaban siya sa isang mapanukso at obsessed na si Lily. Excuse me. Ayan, and obsessed is obsessive love disorder. Diba yan po ang tawag dyan? Diba? That's correct. Diba? Obsessive love disorder na kung saan ang isang tao ay feeling niya. Diba? Feeling niya ay meron siyang responsibilidad sa'yo, lalong-lalo na dito nga sa setup na ito ni Cedric.
at ni Lily na si Lily yung may gusto kay Cedric, pero si, lahat ng ginawa ni Cedric, lahat ng kanilang mga moments na pinag-share, ginawa niyang espesyal, pati yung mga tingin sa kanya, ginawang napaka-sweet, 'di ba? Binibigyan ng ibang pakahulugan, 'di ba? That's an ang tawag po siya ay obsessive love disorder, which is which may lead to kailangan po yan ng mental health treatment. Opo, hindi po biro yan. 'Di ba? Hindi natin dapat pagtawanan yung mga taong merong ganito. 'Di ba? Hindi lamang sa celebrity mababaliw ang isang tao, hindi lamang, sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa gwapo, hindi lamang basta ikaw yung natipuhan niya, pumasok sa standards niya at na-obsess sa iyo ang isang tao, 'di ba? Ang pagiging ang obsession po, 'di ba, ay hindi maganda. Okay? Ayan, sa kahit anong aspeto, tingnan, ibig sabihin niya kasi sobra-sobra, 'di ba? Even the dito sa obsessive love disorder, kung tawagin or OLD, ay para bang nabibigyan mo ng sobrang atensyon, 'di ba? Nabibigyan mo ng pinauulanan mo ng puro espesyal na pakahulugan, yung mga simpleng akala ay pakikipagkaibigan lang naman ng isang tao, and it's a serious issue, 'di ba? Na hindi natin pwedeng sige, okay lang 'yan, mawawala rin 'yan, dahil kapag ka hindi na treat, hindi na address yung obsessive love disorder ng katulad ng kay Lily, mga kapamilya, ito po ay pwede makasira ng relationships. Diba? Katulad nga niyan, yung kay relationship ni Lily kay Boss Marvin. Oh, yung relationship niya, muntik nang masira. Diba? At kapag ka nalaman ito, malamang masisira. Diba? Yung relationship niya as a friend kay Cedric. Diba? At si Cedric mismo. Diba? Yung relationship niya with his boss, 'di ba, naging in question na. 'Di ba? Na para kasing teka lang, hindi mo na alam kung ano yung totoo at kung ano yung make believe lamang. 'Di ba? May pagka manipulative pa pala itong si Lily dahil nga mahal siya ni Boss Marvin. Ayun, kaya sana ma-address ano. Pero mamaya ako na sasabihin yung inihingi ng tulong nitong si Marvin sa atin. Basahin na muna natin ano ang inyong mga reaksyon. Sabi ni Maluraso, sabihin mo sa boss mo kasi, or pagka pumunta sa bahay mo is secret secret video ka para may ebidensya ka ng kakirian ni Lily kung sakaling hindi maniwala yung boss mo, di ba, which is true, di ba? At yan nga yung sasabihin ko no mamaya. Dahil nga kasi Cedric, hindi naman pa pwedeng porke ba wala kang isipin mo na lang ngayon single ka eh. Kumbaga hindi masyadong mabigat, kumbaga nahihirapan ka na at lalo magiging mahirap yan kung sakasakali na papasok ka na rin sa isang relationship. 'Di ba? You can just imagine, you think ahead, ano kayang pwede nitong gawin sa nililigawan ko? Ano kayang kapasidad ni Lily na mag-iskandalo, 'di ba? Kasi nga sa utak niya, 'di ba? Sa utak niya merong kayong special kind of something eh. 'Di ba? Nitong si Lily eh. At hindi mo pwedeng basta i-deny lang nang i-deny 'yun sa kanya kasi sa utak niya, ha, sa utak niya. It's a disorder, 'di ba? Pero pwede siyang maskandalo, 'di ba? Masisira yung relationship mo na naman sa iba kung iisipin mo. Kaya ngayon pa lang tama yung sinabi para sa akin ni Maluraso, no, lalo na kung nasa kung nasa lugar mo, 'di ba, ano ba naman yung i-video mo o ito, ayan, at dapat may sound, 'di ba, na lumalapit o ito talaga boss eh, ganito talaga si Lily, ayan, ito yung mga eksena, 'di ba, na baka lang, 'di ba, at kausapin mo yung boss mo kasi I think yun yung ano, no, that's the best that you can do. 'Di ba? Na sabihin mo na dahil kaibigan mo rin naman si Boss Marvin, not to save your employment, 'di ba? O nga, kung ikasasama ng loob niya 'yon dahil ang pangit ng syempre hindi mo naman siguro ipa-powerpoint 'yan at ipe-present pa sa buong opisina. 'Di ba? O i-email, hindi naman. Mag-usap kayo ni Boss Marvin ng personal, lalaki sa lalaki.
'di ba, na Boss Marvin, ito talaga si Lily, ganito talaga 'yung nangyayari noon, magpasa hanggang ngayon. Hindi ka maniniwala, 'di ba? Hindi naman talaga maniniwala dahil nagmamahal ka. Kung magagalit ka, tatanggapin ko, but as a friend, 'di ba, this is for you. 'Di ba? Ayokong kasi ano rin eh, 'di ba, pagkatapos mo, meron na naman sa iba na naman mo-obsess 'yan. Si Lily. Yeah, mabuti nga lang kung kaya Boss Marvin, paano kung meron siyang diprensya na ano pala siya, yung polyamorous, ganyan. Na mahal nga siya ni Marvin, pero pwede pa siyang may iba pang i-entertain, kasabay ni Marvin, ganyan. Yung ganun bagay, di ba? Baka lalong makasira. Di ba? Bilang pakikisama mo na lang rin kay Boss Marvin mo, di ba? Sa iyong kaibigan, you're not doing this for Lily. Diba? And sabihin mo na lang na you're willing to help also. Diba? Para sa kanyang mental health. Diba? This is a mental disorder. Diba? Na hindi naman natin pwedeng basta kondenahin na lamang o ilubog na makati si Lily. No. This is a disorder. Kailangan ma-address ito. Diba? Nang maayos. Para hindi masira ang mga relasyon ng magkakaibigan, ng mga magkakapamilya at syempre, ni Lily mismo sa kanyang sarili. Yan. Sabi ni sandali. Sabi ni Jean Sheila, wala akong masabi. Pogi problems eh. Hindi naman ako pogi. Natural. Babae ka eh. Yan. Yan. Sabi ni Shean, naku, may tama si girl. Kawawa naman si Cedric. Diba? In layman's term, diba, sa kanto term o pabalbal na ano no, may tama o may sapak sa utak, sira ulo, sabihin na natin ganun, but we don't say that. Diba, we don't say that. Let's be professional. Dapat ang sabihin natin, hindi lang, wag naman yung nababaliw, diba? Pwede, siguro sa pagde-describe, ano, nababaliw na yata, sa akin ganyan. Pero sabihin na natin kailangan niya ng mental health professional para may address yung ganyang problema. It's a mental disorder. Yan na lang yung tama nating sabihin, ano, mental disorder. Huwag naman natin sabihin na sira ulo na. Ayan, o kaya baliw na talaga yung babaeng yan. Ganun. Huwag naman. Kasi isipin nyo, may mga kapamilya yun. Diba? At I'm sure, diba? Hindi niya naman din gugustuhin na magkaganon siya. It's just that talagang para napaka-powerful ng kanyang imagination na kumbaga nag-create siya ng reality, which is not, diba? Sinusunod niya yun, diba? Sa totoong mga pangyayari. Yung pantasya niya na merong namamagitan sa kanila ni Cedric ay binubuo niya at itinutuloy niya sa realidad. Diba? It's a disorder. Diba? Huwag niyo naman sabihin ng sira ulo. Paano kung kapatid niyo nagkaganon? Paano kung magulang natin nagkaganon? Diba? Mahirap naman sabihin, ay, sira ulo na yan. No. Diba? It can be addressed. Diba? Sa tulong ng mga kapamilya, ng mga kamag-anak, at ng mga kaibigan at mga nakakilala kung uunawain lamang. Okay? Ayan, sabi ni Sergio Gonzalez, ang hirap ng sitwasyon mo, Cedric, dahil kahit gaanong pagpapaliwanag pa ang gawin mo kay Marvin, hindi kanya magawang paniwalaan. Bulag siya sa katotohanan na meron ang girlfriend niya, kaya hindi siya makagawa ng aksyon para ayusin ang pinagdaraanan nito. Diba? Pwede nga yun, ano? Gumawa ka ng, siguro, i-record mo yung isa sa mga conversations ninyo. I mean, nandyan din, or you invite your boss over sa bahay ninyo siguro. Diba? Pagtaguin mo sa isang kwarto kung ayaw mong i-video. Diba? Para wala nang ebidensya na kakalat. O boss, dito ka muna sa kwarto ko. Pumayag ako na pumunta ang girlfriend mo rito. Makinig ka sa mga usapan. And then, there. Diba? Parang entrapment operation, ano? Diba, Cedric? Pero hindi, kailangan ganun. Pero sana kung gagawin mo ito, wag naman sa harap nga ng pampubliko. Publiko, 'di ba? Wag mo naman gawin sa fast food restaurant, doon sila mag-aabot ng jowa niya, ng ganyan. Wag niyo ipapahiya dahil lalong na-trigger, no? Lalong na-develop yung ganyang klase ng mga mental disorder. Kasi syempre may frustrations, 'di ba? Na mahuhuli sila eh. 'Di ba? Mahuhuli sila, kailangan
systematic. Okay, kailangan systematic at scientific. And when I say scientific, kailangan na ho talaga ng professional help. Kapag ka ganyan na. At wala na siyang pakialam kung may masira siyang relationship. Di ba, wapakels na. Eh, wala mong pakialam kung ano sasabihin nila. Basta merong tayo, kahit alam mo na walangan tayo. Di ba, ang hirap ipaintindi sa taong ganun, ano? Walang tayo, pero gusto niya may tayo. At naniniwala siya doon sa realidad na yun. Okay? Sabi ni Krish Pineda, as in hindi siya pwedeng lumapit within 100 meters. Ayan. Pwede naman kapag violente na siya, di ba? Pero kailangan niya, may kaso kasi yan eh. Kailangan may court order, di ba? Bago sabihin within 500 meters, bawal lumapit sa'yo. May mga court order yan. Kailangan ng kasuhan muna. Ayan. Sabi ni Rico Hermoso, yung part na yun ang nakakatawa. Yung naguguluhan na si Cedric sa mga nangyayari. And that's true. Di ba para mahahawa ka na eh. Di ba? Ano ba? Totoo. Yung ba sinasabi niya totoo? O yung alam ko yung totoo? Totoo yan. Makakasira na eh. Di ba? Kumbaga para talaga nakakalito. Actually, yung pag-i-explain lang sa inyo, medyo nakakalito ha. O, nakakalito na. Oo, ayan. Sabi ni Ina, wow, pwedeng maging director. Actually, sa creativity na ipinapakita nga nitong taong to. It's just that pagka-director ka, you're dealing with actors, di ba? With actors and actresses. Pero dito, you cannot do that in real life. Role-playing na, eto ang gagawin mo. Eto ang gagawin mo. Bawal kang sumobra dyan. Yan lang ang papel mo sa buhay ko. Ikaw ang jowa ko. No, 'di ba? Alam natin na hindi. 'Di ba? Kaya nga it's an obsessive love disorder. Ayan, hindi dapat ganoon. Monica Makalele, girl, 'wag mong pilitin ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. 'Yan. Sabi niya, "Poy, yung kapitbahay ba namin may gusto kaya sa akin kasi pagka nasa terrace ako at nakatingin siya sa akin, may lambing." Sir Gonzales, iligo mo yan. Ligo lang. Oo, baka naman ano lang, no? Hindi naman malambing yung tingin katulad nito. Di ba, pinupungayan ba kita ng mata? Hindi. Parang masakit ulo ko. Di ba, ganyan. Huwag mong bibigyan ng ibang kahulugan. Masakit lang ulo ko, kaya namumunga yung mata ko. Di ba, at para ako nahihilo. At sinisipon-sipon pa ako, kaya ganyan. Pero sabi mo, ay... Ang parang iba yung tingin mo sa akin. Kasi nga you choose to see what your eyes what you choose to see. Okay? 'Di ba? Yun yung gusto mo makita na malambing yung pagtingin sa iyo. Well, in fact, puyat lang yung tao, masama ang pakiramdam, ganyan, nakatingin lang rin sa iyo, 'di ba? Pero iba yung intention. 'Di ba? Magkaiba yun. There's a difference. Ayan. Si Serio naman sabi, kainis ka naman po, Poy. Tayo na nga lang magkakakampi rito. Ayan, pero hindi, totoo yun. Ano? Yung mga simpleng mga ganyan. Sa kanila is special, pero sa'yo parang wala lang naman. O kaya napaakbay ka, napahawak, di ba? Sa isang tao, parang nakaramdam siya ng special kind of something. At iniisip na gusto niya ako. Hindi. Not all the time. Malay mo naman kung natisod lang, napahawak sa'yo ganyan. Diba? At nagustuhan mo yung hawak, lalo na pagka ganyang kagandang braso katulad sa akin. Diba? O parang katulad dito sa letter center na si Cedric na nagwe-weights ka ba? Si Popo, hindi pa nagwe-weights. Ang ganda na. Yung mga braso. Diba? Unan lang, binubuhat niya araw-araw. Inaayon. Sabi ni Ate Glo, hanap na lang siya ng ibang work o kaya lipat na lang ng bahay para makaiwas kay Lily. Well, if worse comes to worse, pwede yun. Diba? Pero I think you owe your boss Marvin, diba? Na sabihan naman siya. Diba? Tanggapin niya o hindi. Basta you be ready. Oo, pwede yan. Na pwede ka nga. Sabi mo nga, pwede kanyang ipatanggal sa pinagtatrabahuhan nyo. Pero I think that's unfair.
Diba, nasa maayos na pagpapaliwanag yan. Pero nga, kapag ka talagang obsessed pa rin sa'yo, itong si Marvin, si Lily, diba, eh, baka nga, maybe it's time, na may baka na muna nang tinitirhan. Diba, at pwede mo nga maging kakutsaba pa dyan si boss Marvin mo para maprotektahan ka rin niya. Diba, at para masundan niya yung girlfriend niya kung sakasakaling kakawala na naman. Diba, at iimbestigahan kung nasan ka. Pero para sa akin, sabihin mo muna, sa boss Marvin mo, 'di ba, kung ano talaga yung problema, 'di ba? Hindi sa sinisiraan mo yung girlfriend niya na gusto niya nang pakasalan. Yung kumbaga, just talk to him not as your boss. You talk to your boss as your friend, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kausapin mo siya bilang kaibigan. Magalit ka o hindi, boss, 'di ba? And you don't talk about it sa office. 'Di ba? Kasi anything na pinag-usapan niyo sa opisina becomes official. 'Di ba? Doon na kayo muna sa labas bilang magkaibigan. 'Di ba? Mag-usap kayo, pero 'wag niyo muna nga haluan ng alak. Dahil iba ang datig pagka may alak, may gulatan diyan eh. 'Di ba? Baka naman magalit pa bigla eh. 'Di ba? Baka sabihin sinisiraan mo ba girlfriend ko? No. 'Di ba? Yung maayos na pag-uusap. And kung meron kang ebidensya, 'di ba? Mas maganda na ipakita mo, 'di ba? Yung siya mismo ang titingin siguro pa hiram mo yung cellphone mo, I don't know, 'di ba? Para rin alam ng boss mo, 'di ba, kung sino nga ba at anong klaseng tao yung kasama niya that he is in a relationship with, 'di ba? You protect also your friend, 'di ba? Dahil hindi natin alam kung ano pang pwede mangyari sa mga susunod, 'di ba? Pero ang pinakamaganda rito ay, 'di ba, ma-address yung mental health issue nitong si Lily. Ayan, para ikaw nahirapan. Sabi ko nga sa'yo, baka pagkatapos na sa'yo, baka sa iba naman, eh, hindi natin alam. Baka mapanakit yung mga taong ganyanin niya. Masaktan siya. I don't know. Hindi natin alam. 'Di ba? Kaya naman habang ikaw, mahaba pasensya mo. Sige na, sabihan mo na yung boss mo na matulungan na itong si Lily. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At syempre, lagi po natin tatandaan ano ang aking paalaala. Stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.